Buenos días, señoritas y señoritos. Recently po, tinalakayan natin yung pagyayabang ni Deputy Speaker at First District Congressman Representative Sandro Marcos na anak ni President Bongbong Marcos na sabi niya he was very proud na under sa Marcos administration pinaprioritize yung pagpipinance pag-build up ng or pag-improve ng transport sector by giving priority sa pagpapagawa ng mga train. At sabi niya naalala daw niya yung mga days niya sa London kung saan nag-aral siya sa Development Studies sa London School of Economics and Political Science. At sabi niya he was looking forward for it, to a time na maging kasing bilis daw ng transportation natin sa United Kingdom. At maraming apo, tumaas yung kilay dito kasi naalala nila na in the first place, kaya hindi tayo nakagawa ng mga railways ng kasing bilis ng London ay dahil nga po, nung panahon kung saan sana pwede tayo sumakay sa Asian boom in the 1970s, 1980s, kung saan po halos lahat ng Asian countries, China, Hong Kong, di pa under China yung Hong Kong noon, under British pa, Japan, Korea, Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, nag-boom po at na kasi biglang na discover sila ng mga European and American countries na good trading partner and good for investment, mas mababa yung labor cost at saka very very friendly yung environment to investors at saka yung location natin na nasa gitna ng kwan ng mga major countries na big economies ganun. So marami po nagsi-invest dito at lahat sila po ginamit nila yung halos lahat ginamit yung pera to build their infrastructure, kaya meron sila many subway trains, many bullet trains, hindi lang tulad sa atin na hanggang ngayon iisa lang yung LRT, MRT system, sila po several MRT, LRT system na halos buong mga centers nila at buong bansa nila na nakocover ng train. Nagamit po talaga nila yung mga panahon na yun to build up infrastructure. At sad to say na ngayon lang nakakapagyabang si Sandro Marcos na dahil daw sa aggressive railway plans ng Marcos government na kaya daw pinalaki nila yung budget nito. Ang reaction kasi din na naman ng mga tao dito eh kung hindi ba kayo nagnakaw ng $10 billion at iniwan nyo kami ng $27 billion na utang na hanggang year 2025 ay binabayaran pa natin, marami na sana tayo. Kung isipin nyo lang yung $27 billion kung ginasta yun dito sa atin, edi napaka-progressive. Siguro kasing progressive tayo ngayon ng, dahil sa multiplying effect. Kasi dahil no, for the two decades of Marcos martial law years po, iniiwasan tayo lahat ng mga investors po yung gusto mag-invest sa train, sa subway. Iniiwasan po tayo because sinong gusto mag-invest sa isang lugar na unstable yung peace and order na may martial law. So hindi lang po tayo nawalan sa nakaw ni Marcos, nawala rin tayo ng lost opportunity. Kaya ang ginawa natin dahil hindi pumunta dito sa atin yung mga investors, tayo nagpadala ni Marcos ng mga OFW sa abroad para sila na lang magdala ng dollar. But at the social cost sa society natin na
may mga anak lumalaki, walang future, nabubuntis yung mga babae, nagkaka-addict yung anak, lalaki dahil walang tatay at nanay na nagbabantay sa kanila. So, ganun, malaki rin po yung social cost noon. Whereas ibang bansa, kompleto po yung pamilya nila, but the country grow with them. Na dahil investors ang pumapasok sa bansa nila. Tayo pa po nagtatrabaho sa Malaysia, tayo nagmamal-trabaho sa Thailand, tayo nagtatrabaho sa Indonesia, tayo nagtatrabaho sa Singapore, kung hindi sana sinayang ni Marcos yung 20 years na martial law, sana po sila na naghahanap ng trabaho dito sa atin, sila na nag-OFW dito sa atin. So, kaya nga po, isa pang kaya po may follow-up issue tayo dito na itong sinasabi ni Marcos na malaking budget sa DOTR, malaki daw budget ng transportation na department sa under sa Marcos administration. Hindi po tayo dapat magsaya dito. Kasi hindi binanggit ni Marcos at lumabas sa mga news recently, yun, nangungutang na naman tayo po. Nangungutang na naman ng 1 billion para sa MRT4 dyan sa Asian Development Bank. $1 billion. So mga 60 billion pesos ito sana, no? At ito inamin or inanunsyo, or 59 billion pala. 59 billion. Inanunsyo ito ng kaibigan ko na si Cesar Chavez na Transportation Undersecretary. At sinabi niya, the government has upgraded the 59 billion railway project connecting Quezon City and Rizal Province from monorail to metro rail. So maganda sana ito. From monorail, yung maliit lang na rail, to metro rail na. Kaso lang yun, ang sad bad news lang is utang na naman na loan from Asian Development Bank. So ito, wala pang 1 year in office, meron na nga tayong utang na yung nagbenta tayo ng bonds for $2 billion ata, or 170 billion. Ngayon another utang na naman para sa MRT4 from the Asian Development Bank. Sabi niya, the loan signing, sabi ni Cesar Chavez, na dati naman chief of staff ni Mayor Isko, yung loan signing daw is in 2023 at in-approve na daw yung Asian Development Bank. So mag-upgrade na daw para mas marami daw makakasya sa kwa na yan at sa train na yan. So good news naman po ito, pero dito lang po, ipinapakita lang na hindi pwede magyabang si Marcos, kasi ang dapat, ang ginawa ng tatay niya, kung 2013 pa ito magiging ganap na loan, sana since the time pumasok siya sa opisina, gumawa na siya ng hagbang para itaas yung tax collection. Kasama na dyan yung pagbabayad niya ng 203 billion estate tax. Kung nabayaran niya yung 203 billion estate tax, hindi na tayo kailangan maghiram ng 59 billion para sa MRT4. Kukunin na lang sa 203 billion. At saka nandyan siya sa Department of Agriculture. Di ba, in-expose ni Mayor Isko nung campaign, ang pinakamalaking problema natin, yung mga importers, hindi nagbabayad ng tax, nag-i-smuggle lang. At yun na nga, in-identify nga yung nung past administration, in-identify na ng isang congressman, ng isang senator, yung mga major kwan dyan, yung mga smuggler dyan. But hindi pa hinahabol sila para mag-collectahan ng taxes? Kasi kung hinabol natin yung mga import smugglers na yan, mapipilitan natin sila magbayad ng tax at hindi na sila mag-smuggle. So, tataas yung collection ng gobyerno. At
At pwede rin natin itaas ng taxes ng mga billionaires. Problema lang, karamihan doon, mga kaibigan ni, mga friends, BFF ni Bongbong Marcos. So, wala. Instead of raising revenue for the government through fiscal management, through creative fiscal system, ang ginagawa, ginagaya na naman yung style ni Duterte. Utang ng utang ng utang ng utang. So, ibig sabihin, after the Marcos administration, iiwanan naman tayo ng malaking utang para dadagdagan doon sa 13 trillion na utang ni President Duterte. So, good news and bad news po ito. Marami daw tayo pera ginagastusan para sa mga railway system. Ang bad news po, most likely, puro ito lahat galing sa utang na tayo na naman ang magbabayad para dito. So, let us be more watchful of this government. Mag-ingay po tayo, ikalat nyo ito so that people will know na ngayon pa lang, wala pa 1 year sa office, inuulit na nila yung style ni President Duterte na utang ng utang. So tayo naman na maiwan na magbayad nito as of now, dahil sa 13 trillion na utang ni Duterte, lahat tayo, mga matanda, bata, o nandun pa sa sinapupunan, we already owe foreign creditors 119,000 each. 119,000. Ako wala akong utang kahit kanino po, kahit sa banko. Pero because of Duterte, meron ako utang ng 119,000 sa mga foreign creditors kung saan naghiram si President Duterte. So, yun po ang masakit. Kayo rin may utang na kayo kahit wala, kahit yung ilan sa inyo maingat sa utang. So, that's why, again, the moral of the story is for us to be watchful of this Marcos government. Dahil po, natulog po tayo nung time ni President Duterte, hindi natin masyado binantayan, hindi tumahimik tayo, hindi tayo nakialam, hindi tayo nag-ingay, ayun, iniwan tayo ng 13 trillion na utang. Let's prevent that from happening. Mag-ingay po tayo, and you can start the movement for a matured citizenry, for a critical citizenry, by resharing itong blog ni Blogcaster to wake up the mind of the Filipino people. So thank you very much for watching. Also, don't forget to subscribe to the Blogcaster Armandin YouTube channel, and see you in my next blog.